Hello guys! Good morning! Good morning po sa inyong lahat guys! And welcome to Buhay sa Dubai Live! Ayan, medyo late tayo nang start guys because of some very important things na kailangan namin gawin dito sa office. So we have client kasi right away. Right we open. Right time. Right... Ano sasabihin ko? Right away that we open kasi yung shop, eh may client kami kagad. So we have to face it first and then ayusin mo na yung lahat-lahat. That's why we are very late to start today. But anyway guys, sa lahat po ng mga viewers natin na nag-aabang every day sa Buhay sa Dubai Live, thank you so much guys for waiting. Okay, so today guys, I have some big announcement para po sa mga kababayan po natin who would like to travel dito po sa UAE or sa Dubai or sa Abu Dhabi man yan. These are more of a clarification, okay? Hello kay JC Paras. Hi Sir Junian. Good morning sa'yo. And tapos na ba ako? Okay, so for the meantime guys, again, as usual po, I will share, of course, our live streaming muna to some of my pages para po makapanood din ng mga viewers natin or mga likers natin from MPK Tourism Facebook page to Juni Sorsano Facebook page to Buhay sa Dubai Facebook page. Kaya, let's enjoy our song. Ooh. Enjoy muna music ni Mr. Ronnie Rimondo. Okay! Ito yung good news. Ang dami. Okay guys, so good morning po sa inyong lahat guys. And yan, sa lahat po ng mga likers, of course, mga followers ko in some of my Facebook pages. Thank you so much. This morning guys, I would like to say thank you so much, of course, to Brand Rippler. Tama ba ang pronounce ko? That's from UAE po or Middle East. Thank you so much for including me or considering me as a brand influencer. Ayan, so extra income. Okay, anyway guys, ayun, magbabasa muna tayo ng ilang mga commenters natin. And ayan, so today guys, sa pag-uusapan po natin, ano nga ba yung mga common questions? If you guys are going to travel dito po sa UAE, ayan, so lilinawin po natin yan guys ha. Kasi po, it is a common questions kasi or confusions. When it comes to visa at yung kumbaga kung saan manggagaling yung visa at saka kung saan titira o pupunta yung traveler natin. Okay, for example, I have followers na since ang visa daw kasi na ina-avail natin ngayon for 3 months visa or 90 days visa is from Sharjah. Kasi Sharjah visa is more affordable compare po sa leisure visa ng Dubai. So sir, paano yan? Kaso ang sponsor ko kasi is from Abu Dhabi, tapos doon po ako titira, pwede po ba yun? So, sir, ma'am and sir, the answer to that is yes. Yung visa po natin kahit saan pa pong Emirates manggaling yan. Okay, remember, United Arab Emirates is composed of 7 Emirates. Okay? So, kahit saan pa pong manggaling yan, is either Sharjah man yan, or Abu Dhabi, or Dubai, or Ajman, or Ras Al Khaimah, wala pong problema for as long as dito ka pupunta sa UAE. Okay? So, for example, you have a Dubai visa, pero sa Sharjah ka titira or taga Sharjah ang iyong sponsor, hindi po issue yon. Sana po malinaw po yan sa lahat. Don't get confused guys of these things.
Which I understand kasi siyempre hindi kayo taga dito, medyo hindi kayo aware about sa mga ganitong bagay. That's why I am here, guys. Buhay sa Dubai Live via, of course, ang services ng MPQ Tourism para po magbigay po ng clarification sa lahat po ng mga viewers natin or sa lahat ng likers, of course, ng MPQ Tourism. So, konti na lang, 4,000 likers na tayo sa MPQ Tourism. So, abangan nyo, guys, soon. Ayan. Standby po lahat po ng mga likers ng MPQ Tourism. Mayroon po tayong special promotions or may special contest, of course, para sa inyong lahat. Okay? So, ngayon pa lang, magbabasa muna tayo ng mga comment natin. Thank you so much to our 21 live viewers this morning. Kumusta na mga kabayan? And also, hello to all non-Filipinos who are watching our live streaming. You can still ask us questions, guys. It's okay that you don't understand. Sometimes, my 80% of my language because I'm using Tagalog. But it's okay, just send me message or just send message to our Facebook page, MPQ Tourism, and our team definitely will be helping you guys answer all of your inquiries, okay? Especially to those who would like to come here, we can help you with your ticket, we can help you with your visas. Okay, so let's start reading some of the comments. Hello muna kay Dan Lester Dabon, and good luck of course sa'yo, Dan, for your upcoming show, Dan on the Go. Abangan nyo guys, that will be... Dan is from Abu Dhabi, isa sa mga multi-awarded na Filipino expat dito po sa UAE. Kaya guys, look for his Facebook page or for his Facebook, yung Dan on the Go Facebook page, para po maging updated kayo kung sino yung mga taong ipapakilala niya dyan. That's in online magazine show for UFW. Ayan. Okay, hello muna kay Kimberly Ravinas. Ayan, hello sa'yo to Uncle Mike. Ayan, sir, thank you sa pagsagot sa question ko kahapon. Good morning. And also from Adonis Baco, na nag-comment din kanina, si Adonis po ay kilalang impersonator ni Laila De Lima. Kaya kanina when I posted something about something, nag-comment siya, sabi niya, I love you, Junie. Kasi sa ayoko mag I love you back, kasi nga si Laila De Lima yung nakalagay. No! Not for Laila De Lima. Okay, sabi niya, hello sa idol ko, kahit kay Junie nagsimula akong mag-YouTube, keep inspiring people. And thank you so much, and of course, Adonis, for some entertainments, okay, na sinishare mo online. Wala ba akong nakalimutan dyan? Okay, hello kay si Dalen Nalda Mayhay. Hi po Sir Junie to Ayan O. Ayan, si Ayan guys is one of our active vlogger na nagko-contribute lagi doon sa ating Friday Treat. Ito naman ang weekly video collaboration ng mga Filipino vloggers dito sa UAE. Si Ayan po most of the time, she is sharing mga DIYs natin. So siya yung pinapakinabangan niya yung mga lumang gamit sa bahay or gagawa ng something new out of your creativity. Okay, sabi naman ni Fins De Lima, ayan, Garbo Labe, sabi niya, hello, good morning po Sir Junie, watching from Om Sukim to Dubai. Ayan, kumusta naman kayo lahat dyan mga kababayan dito sa UAE? Ayan, magandang magandang umaga sa inyong lahat, ilang minuto na lang tanghalian na. May niluto na ba kayo? Para sa tanghalian nyo? Okay, alright, sabi naman po ni Shirley Ann Sumalinog Lau, paano po if I'm with my baby papunta dyan? Husband visa po. Okay, since you have your husband visa na, wala pong problema yan. Okay? And always remember guys ha, sa mga travelers po natin na mga nanay, okay? If you are with your anak, okay, minor man yan or not, wala pong problema sa pagta-travel. Especially po, ang issue lang naman kadalasan dito kapag minors eh. So always remember, mother always has the right, okay, sa mga anak kasi nila. So if you are going to travel here with your anak, wala pong problema. One point that I would like to share, for example, yung mga baby, okay? If you guys are going to apply a visa going to Dubai or UAE na minor yung baby nyo, kung kasabay mo naman ang mother, kailangan lang po na i-apply nyo ng same visa. So example, if the mother applying for 1 month visa, kailangan 1 month din yung baby, of course, para ma-approve. But kung magkaiba, of course, it's a big question. Di ba? Parang, teka, bakit? Saan mo iwanan yung anak mo? So, sana po, makarating yan sa lahat ng mga mothers, of course, na gustong pumunta ng UAE. Okay, another scenario, what if hindi nanay ang kasama? Let's say the mother is here. Ito kasi guys, nagkaroon po tayo ng issue no, when it comes to minor approvals ng mga visa applications. So, if both parents, guys, nandito na po sa UAE at naka-residence visa na, kapag in-apply nyo po yung mga minor na mga bata, medyo problema po kasi talaga.
Kasi I think, I don't know, whatever the reason is, pero I think ito yung one of the reasons. I hope na tama ako, but correct me if I'm wrong. Mukhang lumaki yata kasi ang rate, okay, ng mga minors na nag-overstay na both parents eh nandito na sa UAE naka-residence visa. Kaya yun yung problema natin. But if sa case na yung isang parents sa Philippines or wherever you are in the world that you're going to travel here, along with the parents of the same visa type, wala pong problema. Okay? And, nasa na tayo? Ayun, sabi ni Mark Corbes, hello Kuya Juni, kumusta po kayo dyan? May tanong po ako, may freelance ba dyan na visa tapos part-time mag-work? Mga magkano po kaya? Salamat po. Okay, as far as I know guys, si Sir Milo Torres, minensyon niya sa akin ito na mayroon pong tinatawag ditong freelance visa. But I am not informed or hindi ako knowledgeable about sa detalye. What I remembered lang, na sinabi niya sa akin, let's say, I have to go to, let's say, CNN or anong ito, anong channel yun? Yung Discovery Channel or something ganun. This is just an example kasi sinuggest na sa akin yon. Na parang I have to prepare a CV na parang indicating doon na yung, kumbaga yung profile ko na I'll be qualified for that company. Tapos I will apply for as a freelance visa lang nila. Parang ganun. Although I'm not informed, hindi ako ganun kagaling when it comes to information, when it comes to freelance visa. So don't worry, I'll try to do a little research about that and I'll get back to you guys. Okay, and sabi naman, hello kay Kate David. Ayan, si Kate David nanonood sa atin. Good morning sa iyo, Kat. And you guys, sa lahat po ng mga naghahanap, of course, ng mga bed space, especially for female, naghahanap yan si Kat. Si Kate David ang pangalan niya sa comment box. She's actually looking for a roommate. Of course, Filipina din dapat. Ang location po is just in Alriga, 3 minutes walk from metro station. And Adonis, hello Idol Juni. Dahil kay Juni, nag-YouTube ako. Keep inspiring people. Ayun. Thank you so much. I love guys to see new vloggers. That's why I have this plan talaga na magturo na how to vlog. So, abangan nyo po guys, no? Very, very soon, meron po tayong vlog workshop sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa UAE. Abangan nyo po yan. I'll be with other vloggers na nandito rin to share you guys some tips. Okay, and JC Para, see you soon, Sir Juni. Sana magka-banding tayo. Okay, Maria Angela Gaboy, watching here at Dubai Dolphinarium. Ayan, good morning sa inyong lahat dyan. To Eman Garcia, hi po sir. Ask ko lang po if yung kapatid ko is mag-travel dito direct flight with his girlfriend, 4 years po, and 1 month visa lang po sila. Ano po ang need nilang requirement? Okay, so guys, this is a clarification. Una po talaga, if you have an immediate family dito, wala pong problema ang pagta-travel dito. Okay? Kasi po, kailangan lang kayo bigyan ng inyong kamag-anak ng affidavit of support, then okay na po yan sa Philippine Immigration Officers natin. But the problem is, yung may mga kasabay na girlfriend or fiancé. Unfortunately, kapag girlfriend pa lang or boyfriend and fiancé, eh, hindi pa kasi kayo talaga magkamag-anak. Diba? Not until makasal kayo. So that's the problem. But, sabi ko nga po, I keep on saying this, kung yung profile naman ng girlfriend has a very nice and receiving nice salary from the Philippines, kung may travel experience siya, walang problema. Okay? Kasi pwede siya mag-fly dito as a tourist lang without affidavit of support.